Dito naman sa OMA. Tulad ni Tess, maganda rin ang tinatakbo ng trabaho ni Chris Coverio. British National naman ang kanyang employer. Sa maayos ng kalagayan, hindi mo aakalain runaway nation o itampoy na una ang nakakalipas nang tumaka siya sa kanyang dating amo. Overworked kasi siya sa kanyang former employer. Nagkasakit pero hindi naman pinagamo. Buti na lang, natugunan siya ng ating embassy. Nang mag-recover, nakahanap siya ng bagong employer, ang British National na si Maria Clark. Alam ko yung tayo mismo. At saka-office pa dito, binigyan niya na ako ng idea kung paano ang request. At saka-trust sila sa akin. At saka, napaka-initiative ko dito. First, wala na akong idea. Kaya binigyan niya ako ng posibilan ng kapag-aaral, kung ano mga aktivity sa simbahan, halaga ito. Siya ngayon ang in-charge sa pag-iilis ng bahay ni Maria. Nagluluto at pag-aasikaso sa mga anak ng kanyang amo. Ang pinakamaganda rito, tatlong beses ang laki ng kanyang sweldo ngayon. Limang araw lang ang kanyang trabaho at 8 oras lang siya ang nagtatrabaho. Mahal siya ng kanyang amo at pati ng kanyang mga alagang bata. Great and great person. She's been working for me for 3 years. Dahil part of the family na ang turing sa kanya ng mga part, sa susunod na buwan ay isasama pa siya ng kanyang amo sa Europe para magbakasyon. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naranasan sa kanyang dating amo. Sina Tess at Chris, nine household service worker, masipag, masikaso at mahal ng kanilang mga amo.